Hello. Minsan daw sa week nagkakagulatan. Marami mga bagay na hindi sinasabi, tinago sa pamilya. Tapos paulit-ulit nilang sinasabi. Why didn't you tell us the truth when you were still alive? Automatically ang iisipin ng mga tao na sama ng ugali mo, nagtatago ka. Pero actually, to be fair, all of us may tinatago in one way or another. Normal yan sa tao na gusto natin na tanggap tayo. Ayaw nating ma-reject. Majority daw ng tinatago natin ang mga bagay-bagay sa family is because of rejection. Naghahanap tayo ng belonging. Saan tanggap tayo? Good and bad. It starts from the internal question. To the dad, hindi sa mama, kasi sabi ng married mentors namin, ang nagde-define daw ng identity ng bata is the father, not the mother. Although the mothers can love, which is sobrang sacrificial, pero ang design daw ng identity o ng security mo nang gagaling sa dad. Lalo na ngayon sa Philippines kasi very mother-centered tayo. And tama yes. Naman because there are a lot of strong single mothers. Pero I think yung mga lalaki ngayon sa Philippines, hindi nila alam kung ano ka-importante yung role nila for their daughters and their sons. We want to also celebrate that. This question's important kasi doon nakukuha nung tao yung security na kahit anong mangyari sa akin, I will feel loved if this question is answered. Yung question daw ng lalaki is, am I strong enough and are you proud of me as a son? Innermost question daw ng babae, am I beautiful? Am I worth pursuing? Dad, maganda ba ako sa mata mo? Pangalawa, importante ba ako para habulin mo? Doon huhugot yung babae ng security. And those questions can be answered by the dad kapag nag-spend time siya sa atin. So, importante ako kasi he spent time with me. Tapos, kapag sinabi pa ng tatay sa lalaki na malakas ka, naniniwala ako sa'yo, nabubuo daw yung lalaki. So, yun ang innermost question. Sadly, majority of us, hindi natin nakuha yun from our dads. Kaya, lumaki tayo rejected. Pa, am I strong enough? Ay, hindi. Hinaka. Di ka kasing galing ng kapatid mo. I remember may isang lalaki, when he was young, inabuse siya at ng uncle niya. Nagsumbong niya sa dad niya, and then the dad didn't believe him. And may pinsan sila, and then lagi siyang kinocompare na mas magaling yung pinsan mo kaysa sa'yo. Nawasak yung lalaki. Yung words ng dad to a child is very, very, very important. Hindi tayo nabuo. Our innermost questions were not solidified by the family. So, ang nangyayari ngayon, pag rejected ka, you will now try to hide. Ang pagtatago ay nanggagaling sa rejection. Sa case ko, my dad, he always tells me na maganda ako. Wala naman siyang masamang intention. Pero when we were growing up, wala siyang time to get to know me na iupo ako. O anong gusto mo? What happened at school? Hindi niya talaga kaya akong kilalanin ng malalim before. Kasi work siya ng work eh. I have to provide for my family. That's what he grew up with. Yun lang yung alam niya. When a father is absent or walang time yung dad for the daughter, feeling nung daughter, I am not worthy enough to be pursued and nakilalanin. A lot of dads, imbis na kausapin ka, ano passion mo sa buhay? A lot of dads are nagbabasa ng dyaryo. Others naman are workaholics. Hindi na nila nakausap yung child, so hindi nila kilala. May nagko-comment ngayon, awkward sila sa tatay nila. And that's very hard for the child. Once may rejection ka na pagbata ka, when you grow up, we all want to show the good side only para tanggapin tayo deep inside. We want to be accepted. Kilala at tanggap ka ba ng buo ng pamilya mo? Do they know you inside and out, especially the bad things about you? And tanggap ka kahit may ganun ka sa loob mo?